Attorney Vic Rodriguez, last minute. Paingayin na. Paingayin na natin, guys. Dito na si Attorney Vic. Ayan. Andiyan na si Attorney Vic, mga kababayan. Ayan, andiyan na. Hawiin na. Attorney Vic Rodriguez! Ayan na, guys. Kompleto na. Maraming salamat. Walang papasok. Walang papasok. Adam, Camille, hello. Kayo nagmarcha pa, nais ko sana kayong samahan, subalit yung schedule papago-bago. Kaya naman, magkakasama pa rin ho tayo ngayong hapon dito. Ako ho ay formal lang nakapag-file ang aking kandidatura at ako po ay official at formal na rin. Yeah! Ako ay official at formal na rin aplikante po ninyo pagka-senador. Yes! Narinig ko po ang inyong mga sigaw, narinig ko po yung inyong pakiusap, narinig ko po yung inyong hiling na aking pamunuan ang tunay na oposisyon na siyang magsisiwala sa kaliwat kanang katiwalian, korupsyon, droga at kriminalidad. Subalit hindi ko po kayang ako lang mag-isa sa lakbaying ito. Kaya po tayo magkakasama. Kinakailangan ko po ang inyong aktibong suporta at aktibong tulong dito sa napakabigat na laban. Alam ko rin, napagod na ho kayo sa korupsyon at higit pang korupsyon. Kawawa po yung mga kabataan at yung ating kinabukasan kung patuloy po nating hahayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kaya po, inaanyayaan ko kayo, magsama-sama po tayo, halina't tumungo tayo doon sa good governance at ipagpatuloy natin yung war on corruption. Yes! Importante ho itong midterm election, ating singilin ang mga kalapisan ng kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Atin silang singilin at panagutin, nasaan yung 500 billion pesos na sinasabi ninyo flood control funds?
nasaan yung ipinagmamalaki ninyong 5,500 flood control programs? Bakit sa tuwing umuulan, bumabaha? Dumating ang bagyong Karina, sinigundahan ni bagyong Enteng, ano po ang nangyari? Ang malaking bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi, kundi buong bahagi ng Metro Manila ay nalubog sa baha. Hindi ho ba kayo napapagod sa ganitong uri ng pamumuhay? Hindi ka pa tapos maglinis ng putik at tubig ulan na pumasok sa iyong bahay, meron na naman putik at tubig ulan uli na dala ng ulan, dala ng bagyo, dala ng habagat. Subalit ito po ang katotohanan, hindi po kasi nila ipinatupad yung totoong flood control programs at hindi po nila tinustos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino ang flood control funds. At kung sakasakali po maging matagumpay tayo sa labang ito, sisikapin ko po, unang-una, dalhin natin ang war on corruption sa Senado at sisikapin ko pong maipapasura ang resolution number 10 kung saan nagpapahintulot ng liquidation by certification o kung saan po yung pera ng bawat senador ay basta na lamang po nilang pipirmahan at wala nang tanungan pa kung saan napunta at tumahang gustos. Ito po ay pera ninyo. Ito po ay pera ng Pilipino. Kaya huwag po natin silang hayaang magpatuloy sa kanilang baluktot na pamunuan. Yun lamang po. Maraming salamat. At samahan po ninyo ako. As I have said inside the COMELEC tent, let us not give up on our nation. Let us not give up on our country. Let us not give up on the Filipino people. Let us not give up on our fight and our war on corruption. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. Yes! Mga kasama, natinig po ni... Sige po, lahat po ng mga media, bloggers, mainstream media, na bukas po ang hapag kung sino po yung gustong magtanong. Ito po yung camera. Ito po yung tab ng camera. Okay kayo dyan, vloggers. Okay kayo rito, okay kayo. Pwede po magtanong, vloggers, ha, tanong. Ilalabas po natin ito, mga kapatid ng mga media, ha. Mga bata. Upo na lang yun sa akin. Sayang sa Wag na lang yan siguro. Ako ay official formal na milyong aplikante sa pagkasenador. Sir, ano pong napag-usapan niyo po ni former President Duterte when you asked for his blessing po or you had meetings? Nag-uusap kami, palagi naman kaming nagkikita at nag-uusap ni Pangulong Duterte. At siyempre, dating Pangulo yan, hindi mo rin naman matatawaran yung pagmamahal sa bansa, sa Pilipino. Hindi may iwasan pag-usapan ang mga kasalukuyang kaganapan sa bansa, yung palalang-palalang issue ng korupsyon, at siyempre, hindi rin may usapang pag-usapan ng politika sapagkat as we all know, today is the last day to file the candidacy for all elected positions for the midterm. Sir, among the criticisms daw, sir, ay parang sabi niyo po na mag-run kayo under an anti-corruption platform, pero may mga corruption allegations din daw po kay former President Rodrigo. Paano po yun? Hindi naman si Pangulong Duterte ang inventor ng corruption. At lahat ng administration before him ay may issue ng administration. At ang sinasabi ko, I'm running to fight corruption and bring war on corruption in the halls of the Senate.
ito kasalukuyang nagaganap. Ikaw, masaya ka ba sa pagkustay ng gobyernong ito ng pera na maya't maya, umulan lamang na malakas ay binabahaan? Iyon ang aming dala-dala ngayon sa itong plataforma na nangingipot sa habang ng maiso upang dalhin yung mga totoong isyo sa ating mga kababayan. Kinakailangan malaman natin kung anong nakataya dito sa midterm election. Hindi tayo papayag na dapat nangyayari lamang sapagkat alam mo ninyo what is at stake for the country in this midterm election if we will allow them magpapatuloy lalo with impunity and corruption. At for the immediate term, we might see, God forbid, a transitioning of the form of government from presidential to parliamentary. And for the long term, the real purpose is to keep themselves in power in perpetuity. I do not want that. Many Filipinos do not want that. And we will oppose it. Attorney Vic, pwede nang pakiisa-isa kung ano mga corruption nakikita na ngayon sa Marcos Administration? Unahin natin yung flood control programs. Hindi natin pwedeng palagpasin yun sapagkat napakalaki ang impact noon sa ekonomiya. Tuwing babaha na lamang, tuwing uulan ng malakas, magdideklara na walang pasok sa opisina, walang pasok sa eskwela. Just imagine, put numbers into that kung ilang bilyong piso ang nangyayari at ilang daang bilyong piso din ang kanilang minulustay. For the first 2 years, 500 billion pesos. It's there, naka-record yan sa 200 nakalipas. So yun ang ating sinisingit sa administration ito. At sa lahat naman ng uring manggagawa na walang magawa kundi sa pilitang bawasan sa tuwing sahod, yung inyong contribution sa PhilHealth, hindi rin dapat pakialaman yung 89.9 million unutilized. It's not an excess fund, it's unutilized funds ng PhilHealth. Bakit nila ginagawa at ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Simple, to fund yung unprogrammed appropriations. Mga kababayan, ang unprogrammed appropriations ang bagong anyo, bagong pangalan ng congressional pork barrel. Wag ho tayong tumayag dyan. Sir, are you in speaking terms with the president for the record lang? No. I have not spoken to the president for quite a while now. How many years did you say? I think 2 years. 2 years. Sir, just last question for me. If you win in the Senate, sir, magagamit niyo po ba yung mga information na kuha niyo po when you were asked to, you know, investigate? Well, not only that, but the information that are being suppressed but somehow are managed to get out into the consciousness of the public. You know, that's why in hakbang ng maiso, we demand for transparency, accountability, peace, and security. You cannot have a government and a governance without transparency and without accountability. Ano po take nyo sa liquidation by certification? That should be scrapped. And kung sakasakaling palarin tayo at bigyan ng mandato ng sambayan ng Pilipino, I will work and push for the scrapping of resolution number 10 that allows, permit, and legalize yung liquidation by mere certification. Sir, may idea po ba kayo kung si former President Rodrigo Duterte ay tatakbo natin ng senador? Kasi he already filed as mayor. He already filed as mayor. And we were together and ginaghiwalay lang kami mga 2:30. I do not know what time is it today now. But settled siya as mayor. Ano ang sa those reports, sir? Well, you know the President Duterte. He keeps his cards very, very close to his chest. At siya lang ang nakakalag kung ano yung ace upon his name. Sir, nabanggit nyo kanina your President. Matagal na yun. Yung. Pero kung ma-elect man kayo, sir, will you support mga programs ng administration? Basta't mabuti yung programa ng administration, basta't ito ay hindi papunta sa corruption that will lead us to perdition, I will support any administration. But if it's blatantly corrupt and obviously leads to perdition ng sambayan ng Pilipinas, lalabanan ko yan up to my last breath. What kind of opposition will you be, Attorney Vic Rodriguez? I will be a very, very constructive opposition. And I will always side with the Filipino people. As I have said inside when I was filing, I have decided to file as an independent upang to symbolize and to recognize that my only party is the Republic of the Philippines and my party mates and allies are the Filipino people. Sir, ano po mas... Ako, bubuwagin niyo po ba ang provincial rate? Ang provincial rate po? Provincial rate.
kung bubuwagin niyo daw. Ano po masasabi niyo sa provincial election? May mga established mechanism. We have to hear them first. Wala tayong magagawa, maraming proposal, but we have to go through the established mechanism. We'll listen to that. Okay? Sir, kasama nyo ba si Romero, presidente ng Pagkakas? Hindi ko alam kung makakaapot pa siya rito. But we were together dito sa, we had lunch kanina. Kaya lang ang dami, sa Manila, dito siya. Kasama kami. Hindi nyo po kasama o nagpahit ang... Naku, ang daming nakapila sa kanya doon sa venue kung saan kami nagkita, yung mga nais siyang makausap at nais na magpa-endorso sa PDP. Attorney Vic, will Miss Cathy Binag and Attorney Glenn Chong raise your hands or kakampanya po kayo? Nasa likod niyo po sila. Oh, Miss Cathy Binag and Glenn Chong. Yeah, the fact that they're here and wearing black, I think, malinaw pa sa malinaw na sila ay tutulong at isusulong ang ating kampanya at tayo ikakampanya. Thank you. Miss Cathy Binag and Attorney Glenn Chong. We are here.